Good day guys, so meron tayong troubleshooting dito. Ayan. So meron tayong customer dito, no, from Cavite. So dumayo pa ng North Caloocan. Kasi may issue yung van niya, no, hindi nila makita kung ano yung problema. Ang problema niya is tumitigas yung brake. So sabi ng mekaniko, magpalit daw sila ng brake master. So nagpalit sila ng brake master. So nandiyan pa rin yung pagtigas ng brake, no. Ngayon, pakita ko sa inyo kung ano yung naging issue. Okay, so yan siya. So ano pinunta nyo? Yung brake master. Dyan. Brake master, so nagpalit na kayo ng brake master. Pag binabomba nyo, tumitigas. Matigas yung, tumitigas yung brake. Okay. So ito yung sakit ng sasakyan niya is common, no? Napaka-common ito. Kasi sa ganitong sakit, marami kang sisisiin, no? So number one dyan yung vacuum. Kadalasan yan, sinasabi nila, is yung hydrovac, no? Pagbibintangan agad dyan, hydrovac. So sa kanya, ang pinagbintangan is yung brake master. So wala dyan yung issue. Buti hindi nakalikot yung hydrovac niya. Kasi yung isang nakaraan na customer natin, ang ginawa, binaba sa hydrovac, tinanggal si dashboard. Yung pala, hindi rin yan ang problema, no? So dito sa urban, pagka hindi mo talaga kabisado yan, mapagdidiskitan kung ano-ano. Ngayon, ang problema niyan ito, no? Ang problema niya talaga niyan is lagi vacuum. So kung napanood niya yung video ko, na may ginukot ako, na nakasara yan, and then umukay na, yun yung connected sa idle-up, no? Idle-up ng aircon, no? Pag naging cage yung aircon, papasok yung vacuum dito sa loob, and then nahihigop ng vacuum dito papunta do sa idle-up, do sa may injection pump, no? Ngayon, dito yung reason ng pagtigas ng brake niya. Dito kasi agad napansin ko, yan, yung hose na yan. So ito kasi yung vacuum. Yan, ito yung vacuum line. Pababa yan, papunta doon sa kabila. Paangat doon sa ilalim ng injection pump, nandun yung vacuum pump ng TD27. So ito yung line niya. Ito yung pinaka pipe. And ito yung hose. Pipe ulit yan, papunta ulit yan doon sa hydrovac naman. Ngayon, dito, napansin ko na may problema. Ito kasi mali. Hindi naman mali. Pero meron nagbago, no? Kasi usually ito, may bara lang yan dyan. So kung nakaplug lang yan dito, walang hose na ganyan yan. Ngayon, para papunta saan itong hose na to? Papunta yan doon sa idle up. Ngayon, itong hose na to, hindi yan originally nakakabit yan. Dito ngayon nakakabit yan. Yan. So maraming wire, hindi mo na makikita. Pag di mo kabisado, patay na. Ayun. Kung nakikita nyo yan, yan. Yung maliit na yan. Ito. Yan. Okay. Yan ngayon yung ginakabitan nito. Yung hose na to. So nilipat dito, ang problema, hindi binarahan yung butas doon, no? Hindi nilagyan ng bara yun. So ano ngayon ang mangyayari? Yung vacuum line ngayon, singaw. Singaw ang vacuum line dahil dito tumatapon yung vacuum. No? Dito umihigop. Ngayon ang problema ngayon yan, kulang singaw yung vacuum ng hydrovac from vacuum pump. Okay? So ngayon, ang gagawin natin dyan para masolve yung problema niya, babarahan natin yan. No? Babarahan natin yun dahil wala naman tayong pambara dito. Tinanggal na. Okay na yan, hindi na natin gagalawin yan. So doon tayo magbabara para maging sealed yung kanyang vacuum line. Kasi itong vacuum line, konting lisingaw lang yan, eh may problema ka na agad sa vacuum. Titigas na agad yung brake mo. Okay? So, baraan natin yon.
tignan natin kung magiging okay. Okay, so kailangan natin ng maiksi na hose. Yan yung vacuum hose. Original ito yung hose niya. So meron tayong pinagputulan. Gagawin natin, babarahan natin yung isang side. Ano? And then ipapasok natin ito dun. No? Para mag-seal yung kanyang vacuum line. Okay, so yan. So nalagyan natin ng seal, no? So pinasakan ko yan ng rebit. Then konting silicone. Kakabit na natin ito dun. Okay, so kabit na natin. Hindi nila nakita yan. Hindi. Hindi nila kabisado. Gusto pa nila palagyan yung sa likod daw ng splitter. Splitter? Para mas malakas daw. Yung brake. Punta na saan. Bakit ganun? Splitter sa likod? Oo. Para saan? Yung para magkan yung sa may fluid ba? Nako. Splitter lang tag doon. Conversion na naman. Okay. Hindi ko na pinagalaw. Sige, tayin ko lang na pagkakataon na ako talaga. Yan. So, nakabit na natin. Yan. Ito yung nasa ilalim. Ayun. Yan. Okay. Nakabit na natin. Ayun. Okay. So, check natin mamaya kung nagbago yung brake niya. Dati na pag-apag-apag yung angat na yung sa may tulak. Hindi na may tulak. Ngayon, okay na. Okay. Okay, so sabi nung mayari, okay na daw. So napaka basic ng problema, no? Pero maraming binaklas. Okay guys, so ayan sila. Yung mayari from Cavite. Gibaling malayo, basta. Quality.